Parapimosis, ito po yung penis ng aso ay lumabas. Hindi po niya kayang bumalik pagkatapos niya ng coitus. Ang una niyo pong gagawin ay mag-cold compress po kayo. I-cold compress niyo, lagyan niyo, basahin niyo po. Dapat malinis bago niyo po ibalik. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon at ipapaliwanag ko pa ang ibang patungkol dito sa parapimosis. Kung bago ka sa aking YouTube channel, ako pala si Tony Boy, ang inyong veterinarian. Please like and subscribe and let's begin! Rapper na po ako ngayon, ang bilis-bilis ko na magsalita. Okay po, yung parapimosis po o yung ayaw bumalik nung penis ng aso ay isa po siyang tanong dito po sa ating YouTube channel, isa po siyang comment at ito po ay lahat po ng comment niyo ay binabasa ko po at gusto ko pong replyan hanggat maaari, hanggat sa kaya ko po. So ito po ay ang tanong ni Zyril Ann Tamayo. Sabi po niya, Dok, ano po ang gamot sa aso namin? Nakalabas na lang po yung ari niya, tapos lumalaki pa. Tulungan niyo po sana ako, naawa po ako. Tapos tumutulo pa po ng dugo, pero konti-konti lang po yung tulo. Salamat po sa tulong. Lalaki po pala ang aso namin. Ayaw ko po kasi siyang mawala sa amin. Okay, salamat po sa inyo, Ma'am Zyril Ann. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang tawag po doon sa nangyari sa aso ninyo ay parapimosis. Ito po yung linabas ng aso yung penis niya. Pwedeng nagkaroon ng semen collection o kaya pagkatapos ng coitus. Ibig sabihin po ng coitus yung pagpapasampa sa aso kapag nagkaroon po sila ng coital lock. Yung naglock po yung babae sa lalaki pagkatapos po nun ayaw bumalik. So yun po ang tawag po doon ay parapimosis. Yung penis po kasi ng aso, kapag lumalaki po yan, nagkakaroon po ng maraming blood na pumupunta po doon sa penis ng aso. At lalaki po yun. At kapag nagkaroon po nung prepucial orifice, ito po yung skin nung penis. Diba, may bago po lumabas yan, may skin po siya. Nagkaroon po ng inversion, naiipit po yung blood. Hindi po makabalik yung blood, yung venous blood, hindi po makabalik sa katawan. Ngayon, nagkakaroon po ng parapimosis. Hindi po maibalik o hindi mai-retract. Hindi mai-retract yung penis paloob. So, nagkakaroon ng prepucial orifice, ang tawag po sa skin, ng inversion. Nag-invert siya. Kumari, nakaganyan. Nung ibabalik po niya, gumanon po siya. So, nagkaroon po ng constriction. Hindi makabalik, hindi mailabas din nung blood na galing sa penis sa katawan, kaya hindi po lumiliit, nagkakaroon po ng obstruction. Yun po yung isang pinaka-unang dahilan ng parapimosis. Meron din pong mga ibang pwedeng maging dahilan pa, gaya po ng maliit po yung prepucial orifice opening. So, ito po ay maaaring congenital po nung aso nyo, maliit pa lang siya, ganun na po talaga yung meron po siya. Maaari din pong merong foreign body o foreign object na nag-obstruct. Maaaring may nailagay po doon na nagkakaroon ng obstruction para makabalik po yung penis ng aso. Maaari din pong may mga congenital hairs. Diba, minsan meron pong mga hairs doon sa prepucial orifice, prepucial opening. At doon yun po yung mga object na nag-obstruct para makabalik po yung penis ng aso. Ganun din po, congenital nga, yung nung naipanganak pa lang siya, meron na siyang congenital abnormalities. So yan po yung mga pwedeng dahilan kung bakit hindi po maibalik kung magkakaroon po ng parapimosis ang inyong mga aso. Kung magtatagal ito at hindi siya maibalik agad, maaring yung penis ay maging edematous. Lalaki po siya, mas lalong hindi niya tuloy maibalik. Ganun din, magkakaroon ito ng mucus dry. Yung lubrication niya dapat na bumalik siya, magiging dry po yun. At ang pinakamalala dito, yung aso kasi, hindi siya mapakali, naiirita siya, pwedeng magkaroon din ng trauma, magkaroon ng ulcers, mga ganyan, pag hindi agad naagapan. At ganun din, maaaring magkaroon ng secondary bacterial infection doon sa penis at mag-lip ng balanitis. Ang balanitis, ibig sabihin po nito is yung inflammation ng glands at ganun din yung head ng penis. So pag-uusapan naman natin ngayon kung anong dapat ninyong gawin kapag nangyari ito sa aso nyo. Kapag nangyari ito sa aso nyo, ang pinaka pwede nyong unang gagawin is linisan nyo po yung penis at i-cold compress nyo po. So gaya na nasabi ko po kaninang umpisa, pwede nyo pong balutin, kuha po kayo ng towel, pwede nyo pong ilagyan ng yelo po yon, tapos ibalot nyo po sa penis at itry nyo pong ibalik. Yun yung pinaka pwede nyo pong unang gawin na home remedy. Pero kapag hindi pa rin siya bumabalik, yung home remedy po is yung kapag nakita nyo mismo katatapos pa lang po ng coital lock tapos ayaw bumalik, yun yung pwede nyo pong unang gagawin. Pero kapag matagal niya po,
huwag nyo pong gagawin at hayaan nyo po ng veterinarian ang gumawa ng procedure. Ang pwedeng gawin ng veterinarian kasi dyan is magbigay siya ng lubrication para may balik po ito at pwede nyo pong tahiin din para hindi po lalabas din ulit yung penis. Kapag naman sobrang tagal na ito at nagkaroon ng mga ulcerations, matagal na talaga, edematous na, dadaan po siya sa surgery, papatulugin po nila yung aso, magkakaroon po ng general anesthesia. Pwede po nilang isisor ng konti yung prefusial opening, yung doon para po maipasok nila at magkaroon ng mga surgical procedures. Yun po ang pwede nilang gawin sa aso ninyo kapag meron po siyang parapimosis. Okay, yan lang po yung ating kasagutan explanation sa tanong ni Zyril. Zyril Ann, salamat sa iyong tanong at sana comment lang po kayo kung ano po yung mga gusto niyong tanong at kung kaya ko pong sagutin, gagawan po natin ng mga videos gaya po ng nagawa pong ito. At i-replyan ko din po siya sa ngayon na pwede niya pong gawin. Kung natuto ko naman, i-like mo naman yan, i-share mo naman yan. Ayos! Ayop sa galing! Hanggang sa muli! Thank you.